Sa bundok na ito, dinarayo ng mga kalalakihan at kababaihan ang kubong ito, kahit hindi maayos ang pagkagawa. Ano nga ba ang kakaibang ginagawa ng mga pumupunta sa kubong ito na kung saan mapapansin natin na napapaligiran ito ng malaming puno at tila'y nakakatakot at hindi ligtas puntahan? Ako si Ray, nagsasabi na ang kwentong probinsya ay magaganda at kakaiba. Ang kwentong probinsya. Papunta ako ngayon sa kubo na nakatayo sa isang bundok dito sa probinsya ng Albay. Kapansin-pansin na madamo at tila'y hindi ligtas ang daanan. Ngunit dahil sa kagustuhan kong mapuntahan ang kubong sinasabi ng mga residente ng islang ito, naglakas loob akong tahakin ang daan papunta sa sikat na kubo itinayo sa bundok. Dahil gusto kong malaman kung ano ang mga ginagawa ng kalalakihan at kababaihan sa kubo. Nakakapagod man akyatin ang bundok na ito patungo sa kubo dahil sa mga puno at damo sa daanan na tila'y sagabal sa pag-akyat ko, hindi ako nagpatinag dahil gusto ko rin na magkaroon ng experience dito. Pansin-pansin na para akong nalilikaw sa isang malaking kagubatan na para bang kay hirap hanapin ang daan palabas sa gubat. Ngunit ito ang daan paakyat ng bundok para lang mapuntahan ang dinarayong kubo ng mga residente. Habang ako'y naglalakad, naisip ko na kahit gaano kahirap puntahan ang isang lugar, basta't ginusto natin, mararating at mararating natin ito. Mula dito sa aking kinatatayuan, matatanaw ko na ang kubong itinayo sa bundok na ito. Excited na ako na malaman kung ano ang mga ginagawa ng mga pumupunta dito at sana may maabutan ako sa mga oras na ito. Sa wakas, narating ko na ang kubong ito na kung saan abala ang mga babae na ito sa paggamit ng kanilang cellphone. Facebook at panonood ng video sa YouTube pala ang pinagkakaabalahan ng mga pupunta dito sa kubo. Tanaw dito ang magandang tanawi ng isla at malalanghap ang priskong siboy ng hangin. Kapansin-pansin nga ang babaeng ito na nagngangalang Shairi na panay ang pag-Facebook. Ayon sa kanya, dito lang sa kubong ito nakakapag-internet sila dahil ang islang ito ay walang nakatayong cell site ng kahit anong network. Sinubukan ko ding mag-open ng aking Facebook at Messenger at napatunayan ko nga na malakas ang internet connection dito. Pagkalipas nga ng ilang minuto, dumating din ang lalaking ito na mayroong long hair na nagngangalang Rick. Pagkalipas ng ilang minuto, tanging si Sherry na lamang ang natira sa kubo ito. At nang tanungin ko siya kung hindi natatakot mag-isa dito, ang sabi niya sa akin na halos araw-araw siyang nagpapasignal sa kubo ito. Hangad ng mga residente na nakatira sa islang ito na sana magkaroon na ng cell site para hindi na sila umakyat ng bundok para lang makapag-internet. What can you say on this kwento? Tell us on the comment section and don't forget to subscribe to Kwentong Probinsya.